Okay. All right. Again, good morning. Good morning, mga ka-dreamers. Morning. It's official. Morning. We are now recorded. Sige po. Good morning sa inyo lahat. So tonight, ang pag-uusapan po natin is all about the eight streams. You think ko, eight streams of income. If you guys have question, let me know. Kung meron kayo, kung medyo nalito kayo, gusto niyo matutunan, mas gusto pa nating palawakin o mas i-elaborate natin, please let me know. So ano nga ba yung sources of income? Kayo ba? How many sources of income do you know? Ha? How many? Can you use the chat box button? How many sources of income or types of income ang alam po ninyo? Yung familiar po sa inyo, ilan yan? Pero na tatlo. Alright, tatlo. How about the others? Ilan? Usually, ano yan, di ba? 7 yata. Wow, good for you. Wow, ang galing. Ang dami. Ang normal sa ganyan. Noon, no? Ang alam ko talaga, parang active at passive income lang. Tama, parang gano'n. Rinig nyo ba ako? Medyo lumalabo ata sa akin. Again, pagka clear, po medyo clear tayo. No, use chat box button. Denied. Okay. So, how about the others? How many sources or streams of income yung familiar po kayo? Hello? Wait thank natin, you. Wala pang ano, wala pang message. Wala ba? Si Joseph with 3, si Mitch with 7. Parang hindi na ata kailangan ni Mitch umattend today, no? Dami, so, pag-usapan po natin, no? Number one, source of income, ito, very familiar po tayo lahat dito, no? Is what we call active income. So, when we talk about active income, number one, start na po tayo. Number one, stream of income is active income. Ano po ba yung ano? Ano ba yung active income na yan? Basically, kilala din siya sa tinatawag na earned income. Paano yung earned income? You use to exchange your time para kumita ng pera. Okay, so ano example dito? Sige nga po. Ano example ng mga active income? Can you reuse our chat box button? I want to hear from you kung pamilya po kayo dito. Ano-ano iba't bang klase ng active income? So, ang active income or earned income is we need, correct, Mitch, no? Thank you, no? Very active si Mitch na from Pampanga. Thank you, work, correct, no? Parang we need to exchange time, kailangan natin pumasok para lang kumita. How about the others? Ano tingin nyo? Ano pa yung pasok dito? Magiging employee, correct? Pero may gusto ko marinig na baka magulat kayo na talaga earned income pala yun, no? Active income pala yun. Active income is actually the first step. No, first step yung active income, no? So, tingin nyo, ano kaya ito? Tingin nyo, ano yung mga example? I wanna hear from you guys. Ano-ano yung example ng earned income? Ulitin ko, earned income is you need to exchange time just to earn. Talent fee, services, yeah, correct. How about the others? How about the others? Skills. For example, anong trabaho? Alam nyo ba, no? Let me share with you, no? One type of income na magulat kayo kasi ba puro nakikita nyo yan, puro salary, employment. Pero did you know what self-employed is another type of earned income? Ano example nito? Doctor. Tama ba? Lawyer. Di ba kumikita sila, they need to exchange time. They need to exchange their skills, their expertise. Di ba? Kasi hindi mo sila nakikita kung wala magpapakonsulta. Tama ba? So earned income pala yun, no? Active income pala yun. Imagine, kung wala silang consultation, wala magpapa-opera, kung doctor o dentist ka, o anumang self-employed, if you are self-employed, hindi kayo kita if you do not use your time. Tama? Nakuha niyo ba yun? Ha? Hello? Andyan po ba kayo lahat? Hello? Yes, manager. Yes, thank you, no? Thank you. So, yes, second, ano ba yung iba pang sources of income? Number two na kailangan meron tayo, profit income. When we talk about profit income, can you guess ano yung pag-sinabing profit income? Ano example ng negosyo ito? Anong business ang meron dapat dito? Paano kumikita ang profit income? Anyone? Based on photo, how do you describe it? Can you use the chat box? Okay. Business po like retailing. Okay. Online seller. Alright. Buy and sell. Very good. No, so very good, Abby. No, basically, based dito, no, parang kailangan mo bumili na isang bagay at ibebenta. So, maganda example dito, no, napapanahon. Very napapanahon. Ano example dito? Yung face mask, correct? So, bibili sa supplier o bibili sa distributor and then saka ibebenta sa customer. Tama? Ang tawag doon is
profit income. So basically, bibili ka ng isang produkto, maumuhunan ka, kumbaga, and then ibebenta mo. Okay, hindi siya, hindi po siya gaya nung sa kanina. Ang kanina, ang kailangan mong i-exchange ay time. Tama? Ngayon, ang kailangan mong exchange is product. So, maumuhunan ka. Correct? What's third? Ayan, ano yung third? Passive. Ito sa paborito ko eh, di ba? Ano yan? Ano yung interest income na yan? Na, pindot ko doorbell, namatay daw lahat ng TV, na. sabi sa memes na nakita ko, ang dami naman chinelas, pero sa walang sumasagot sa bahay. Yung pala, di ba? Mumbai pala. So, interest income. When we talk about interest income, ito yung normal na magpapautang. Di ba? Sige, utang ka sa akin, pairamin kita, bigyan kita ng value, di ba? Pairamin kita ng pera, pero may interest. Lender, correct. So, this is what we call interest income. Di ba? Either the Mumbai or sa siya na may mga lending company, we call it interest income. Sa inyo ba, may nakasubok na ba nito na parang nagpautang din yung tinubuan niyo? I wanna hear from you guys. Kasi gusto kong malaman eh, how's the risk? Di ba? Kasi parang nakakatakot, number one. Kasi parang, di ba? At tiwala lang yung magiging puhunan mo. How was it? Para Sanla ATM. Yeah, actually, I heard this. No, Sanla ATM sa mga employee. No, pag sinabing, sa pag-empleyado, pag wala na, hindi, bigay ko sa iyo ang ATM ko para at least ikaw ang kumuha. Pero ngayon, parang hindi na uber yun kasi may online na eh, di ba? hindi ko pa na-try. Ako po yung naungutang nun eh. kasi ikaw yung customer pala, no? ikaw pala yung customer. Natawa lang ako sa memes na to, no? Magpindot daw yung doorbell, namatay yung TV. So, bye-bye, no? Kami, no? Before I let me share with you, no? Ako nag-aaral pa. Parang nakikita ko, lagi may napunta sa amin na mahaba yung balba. Yung pala, hindi ka alam noon, nangungutang pala nanay ko noon, really, for us, no, para makatawid. Kasi lima po kaming pinag-aaral eh. No? Yan, ando, ano yung sasanla? Sanla puso, naku, delikado yun, mukhang mahirap na yun. Ha? Ano kayong type of income? Ano kayong meron kayang ganun? Sanla puso? So number four, no, I do not know kung familiar po kayo dito, no, royalty income. Okay, so based sa photo, any idea? May na-try niyo na ba ito? Na-try niyo na po bang nasubukan niyo na ba na magkaroon ng income through royalty? Royalty income. Who among you here have tried this one? Royalty income. Through my movies. How about the others? Yeah, okay. Sa networking pala, no? Anong networking company yung gano'n? No? Meron may gano'n ba na may royalty? Can you share it, Ali? Royalty income. How have you tried it? Royalty income. Say usually, yeah, uno, correct, no? Parang, paano yung sistema doon? Paano yung sistema sa ganung networking company, RMP? Yan ba yung Royal us? Orange na binibenta? Walay daw. Paano yung royalty income sa networking? Kasi royalty income, I've heard this, no, personally. Kasi ito lang, ito yung wala ako, no, so far. Of all income, parang ito yung never ko pa natatry. I attended training na magpa-franchise, sinala ko to franchise their business, no? And then through that, meron silang certain percentage like 2 to 3% of my income. So parang pinagtatrabaho ko sila na bawa, ito franchise na company, franchise, Royal Franchise, ano bawa, ang name ng company is Royal, Royal Company. So pag ginamit yung Royal Company, nagbayad na ako ng franchise fee, pero meron pa rin silang royalty income, no? Na parang sa kinikita ko, so ibig sabihin dapat nakatali talaga lahat yun. Naka-indicate doon magkano yung kinikita, inilalabas. So from that, meron silang certain percentage, 2 to 3%. Yun is sa franchising, no? How about sa ano, sa networking? Parang I've never heard that, no? Yung 100 mo, gawin natin 1,000. Ano na yan? Anong income tawag sa income na yan? by the way, friends, no? Ayun, pag naka-recruit ka, may makukuha kang 5 or 10% na makukuha. Okay. So I think it's not royalty income, no? Pag sinabi ko si royalty income, it's more like of a passive income. It's more like of a passive income sa kinikita mo, no? Sa kinikita mo. Siguro yun, parang common compensation plan, if I may say, no? Okay? Our? So,
Yun. Ano pa royalty income? Kasi never, gusto ko ako personally, no, gusto ko ma-experience. Kasi never ko pa na-experience to eh, kung paano kayong kinikita. Parang sa mga big time yata yan. Sa ano, no, meron din yan eh. Parang, anong tawag dito? Sa malls, SM. No, I've talked to one nagre-rent sa SM. Then sabi nila parang may certain percentage. So maybe that's one way of royalty income. No, so you must have a big company for you to have this royalty income. Okay? So, yun. So far ba, friends, are you guys learning? Yeah, correct. May share si SM. Yes, sir. Correct, no? So, yun. So far ba, sa nakailang income na tayo, if I'm not mistaken, it's around 4. So far, in 4 types of or streams of income, do you guys have learning so far? O ilang income doon ang nagagawa nyo na sa 4 na yun? Can you type in sa chat box ano yung sa 4 streams of income na yun? Ilan yung nagawa nyo? Ano na yun? Earned income or active income, profit income, interest income, and royalty income. Yeah, good. Ano yung dalawa na yun, Mitch? How about the others? Earned, profit, interest. Very good. Earn and profit. Profit, no? Interest and profit. Very good. No? So, ibig sabihin, at least, meron na kayong dalawa out of 4. So, I think that's a good one, no? At least 2 out of 4 is, I think, a good one. Okay, how about the others? How about the others? How many sources of income or streams of income do you already have? Passive? Oh, wala pa tayong passive. Parang wala pa tayong passive. No? Hindi pa natin i-discuss yung passive. And this is planet is active. Basically, active is you exchange your time to earn. I hope you guys learning. Huh? I hope you know the difference of each kinds of income. You exchange time for active, which is, again, kung ito lang yung source of income mo or stream of income mo, I think you are in danger. Why? Because time is limited. Correct? Or we only have 24 hours. So, ibig sabihin, kahit anong sipag mo, kahit magtrabaho ka ng 24 hours, still, your income is what? Limited. Correct? Are you following? The next, profit income, variable. Yeah, variable. Pero the good thing is, at least you have an option or you control how much you wanna earn. Kasi parang bibili ka halimbawa ng face mask worth 50 pesos, hindi ko alam kung magkano, and then bebenta mo at 100. So basically, that's how much? 100% growth. Right, 100% return. Sa interest income, no, ito yung parang magpapautang. So I ask you guys niya kung kayo ba personally na experience niyo magpautang. Ako parang ang hirap kasi parang tiwala, no, sabi nga yan ni Bombay, no. Nawawala. And then next is royal income. What's next? Ito pala yung passive. Okay, yung pong kanina, linawin ko po ha, yung kanina, wala pa pong passive doon. Wala pa pong passive doon. Ibig sabihin, ano ba ibig sabihin ng passive income? Sige, para at least tayo is merong common understanding. How do you define passive income? Anyone? Can you use it sa chat box? Can I know your understanding when it comes to passive income? Yeah. How do you define it? How do you define passive income? Sa madaling pangunawa. Is it possible ba na your money is working for you? Can you give me an example? Can you give me an example of passive income? Kung sinasabi niyo money works for you. Meron bang ganun talaga? Can you give me some example? Rent. Okay, that's rental income actually. Bonds. Kumikita kahit natutulog. And can you give me an example? Realme. Stock exchange. However, not guarantee. Right? Pwede ka rin malugi. Invest. Networking for referrals. So, basically, may effort pa rin. No? So, I think hindi siya mapasok sa ano. How about the others? How do you define passive income? Gold. Okay, later, pag-usapan natin some part of pasok si gold, but definitely not on passive income. Okay. Bitcoin, how do you define Bitcoin? Paano ba kumikita si Bitcoin? Pyramiding, oh my goodness. How do you define pyramiding? O passive income, basically, kagaya sa picture, no?
yung pusa na lang pumapasok yung pera sa pero scam daw, no? So how do you define passive income? Basically, this is how I define it. If you already built a system for your business, that's passive income. No, na hindi mo kailangang i-exchange yung time mo. Okay? Hindi mo kailangang i-exchange yung effort mo, no? Again, balikan natin example, no? Kaya pakita ko sa inyo ayan, no? Hindi niyo po kailangang mag-exchange ng time to earn money. Example, that's passive. Yeah? Hindi mo kailangang magbenta. Look at this, sa profit income, ulitin ko, ha. Hindi mo kailangang magbenta. No, you yourself, ha? I'm saying, hindi mo na kailangang magbenta ikaw just to earn. Hindi mo kailangang magpautang to earn. Okay? Those three, kung hindi gagamitin nyo, you have passive income. I repeat na, hindi mo kailangan ng time. So basically, passive income is unlimited. No, there's a lot actually of business that can give you passive income. No, napakadami. Okay, good. Yung lupa, later, didiscuss ko. Ibang income pa pala yan. So, I will share it to you later. No? So, basically, passive income is when you build up a system. No, give you an example. Babawa, kung ikaw ay CEO ng, what do you call this? PLDT, if I may say, no? Mga company. Hindi na niya kailangan pumasok o gumising na maaga para kumita. Meron system na meron itatrabaho para sa kanya. So, basically, that's passive. No? Passive is when somebody is working for you. So meaning, merong active income na nagkatrabaho para sa iyo, and that's passive income. Okay, shareholders, yeah, maybe, pwede rin, no? Pero may, sa ibang parts, shareholder actually, natutunan ko, ganun pala ka-detail. And you know what? Here's the thing. If you wanna be a happy millionaire, you must have, you must look for passive income. Yeah, okay? Hindi siya one snap of a finger na magkakaroon ka ng passive income. Definitely not. Kasi if that's the case, lahat nag-build din ng passive income. Gaya yung sinabi ko, you must build a system. Okay, you must build a system for you to have a passive income. Okay? Hindi mo pwede magkaka-passive income ka na ikaw pa rin yung magtatrabaho. Kasi again, you exchange time. Somebody must be working for you. That's passive. Okay? Ito na. Dito na mapasok yung sinasabi yung income. Dividend income. Shares, stocks. Dito mapasok yun. Okay? Kasi dito, wala kang tao na nagtatrabaho para sa'yo. It's just that you become a shareholder. Hello? Are you following? Nakuha niyo po yung difference? Kasi sabi, yes, sir. Sabi kasi nila, when you invested in stocks, you have passive income. No, it's not like that. Passive income, dapat meron kang tao na nagtatrabaho for you. Na sila yung nagiging active income. Kasi sila yung nagtetrade ng time to work for you. That's why money is working for you. So it should be have dapat meron ka sariling kumpanya. No, meron ka sariling kumpanya or kung hindi man kailangan magkaroon sariling kumpanya but a system that will give you a passive income. It's when hindi mo na kailangang mag-effort para kumita. Okay, yan. So dividend income naman is far different. Dividend income, you should buy stocks or shares for you to become dividend. Not necessarily stocks pero pwedeng hindi lang stock market, no, but also sa mga ospital. I believe you guys heard some hospitals give some share, di ba? Nag-offer sila na maging shareholder ka and give you some dividends. Narinig niyo na ba yon? By the way, no, we will have a topic of stock market, no, sa growing your money. Okay, sa growing your money. Kung interested kayo about stock market, please let me know. Para at least makapag-focus me on generating material about stock market. Pero again, like ko sinasabi, stock market alone wouldn't make you rich. Okay? Wouldn't make you rich. Kasi, yung stock market, yan, dyan ka papasok sa dividend income. Okay? Dividend income alone wouldn't make you rich. Okay? So, are you guys learning so far? You have any question? Okay, dividend income is, ito naman depende sa company na bibili mo. Tama ba? When you buy it sa stock market, mayroon certain company na mabibigyan ka ng income. Okay? Ito yung wala kang ginagawa. Yeah, that's true. Meron silang parang on a monthly basis or quarterly basis bibigyan ka ng dividends. Alright? So, next. Ito yung rental income, no? For rent. Ito yung mangungupahan sila sa'yo. Huwag i-build ka ng bahay, apartment, condo. Who among you guys have tried this one?
I want to hear from you. Who among you nasubukan na to, yung magpaupa o some, o kung di man kayo, may kilala kayo na yumaman dahil sa rentals. Okay? Can you please inform me? Kasi parang I've never heard pa eh. Meron ba kayo kilala na talagang naging happy millionaire o millionaryo ng dahil sa renta? Dahil sa renta ha, dahil sa rentals. Hindi dahil sa ibang business. I mean rentals lang talaga. Okay. SM actually is hindi lang kasi sources, hindi lang kasi rentals yung business nila eh. Diversified talaga sila eh. Pero yung normal na tao, nakakilala niyo taga sa inyo, taga sa Anbans, I wanna know. Just a quick survey. May kilala ba kayo na yumaman na because of rentals alone? Yung apartment, condo, ganyan. Paano yung system niya, Rhea? Ako personal, I wanna know eh. Kasi feeling ko, no, ako may sa part ko, feeling ko natatagalan ako sa balik. Natagalan ako sa balik na parang mag-ipon, parang wala, pagbawa ka ng bahay. Tapos re-renta lang kung magkano, ganun. Parang natatagalan lang ako. Pero yun yung gusto kong subukan. Kaya gusto kong malaman. Sa inyo, paano yung sistema? Anyone, can you share it? Sa amin po, manager, yung kapitbahay po namin dun sa Santa Mesa po, sa Manila. Okay. May kapitbahay po kami doon na mas malaki yung cut ng lupa po nila kaysa sa amin. So, yung lupa po nila, pinatayuan po nila ng ilang doors po ba yun ng parang apartment. Siguro parang mga nasa 8 po. So, ayun po. Wow! Yes. Kaya ano, parang mabilis. Magkano monthly? Hindi na po ako updated ngayon. Pero nung bata pa po ako, siguro mga nasa 4,000, 5,000. Bata pa po ako noon, na 37 ako. Ayun, opo. So hanggang ngayon po, andun pa rin po yung apartment po pa rin po nila. So yun lang talaga yung source of income nila? Yes po, kasi may edad na po yung mag-asawa. So dumating po yung time na nung una po kasi yung isang pinto, doon sila nakatira nung una. Okay. Tapos nung tumagal-tagal po, nakabili pa po sila ng isa pang property, hindi kalayuan doon sa amin. So kung libaw Santa Mesa, parang kung familiar po kayo sa may bandang Bacood, ganyan. Yes, so, yes. Opo. So, nandun na po yung isa po nilang bahay. Doon na po sila tumira. So, totally, yung lahat ng pinto doon sa apartment nila, pinaupahan nila. So, hanggang ngayon po, nag-ooperate pa rin po yung ano nila. Galing. Paupahan sila po, nila, po nila. Yes po, manager. Galing na, no? Okay. Tapos, ang alam ko po, yes po, ang alam ko po, hindi lang po yung naging apartment po nila. Actually, manager, marami po ang kilalang ganun. Pati yung client ko dito sa may Laguna Technopark, kinikwento niya sa akin. Parang bili siya ng bili ng lupa dito sa may Santa Rosa area, okay, sa Laguna. Tapos yun po, pinapatayuan po niya ng ano, paupahan po. Oh, yes po. Galing yun. Thank you for that. No, para at least na-inspire ako. No? Thank you. Galing. Po. How about you, Ming? Na parang bago sa akin yun, no? Yung parang rent a car ba to? How was it? Paano ginagawa yun? Do you have any idea paano kumikita? Hello, Ming. Sasakyan po, pinaparent nila. Kasi I've never heard na yumaman because of car rentals. Eh. So I am a bit curious. Bali po, nakwento lang po niya sa ano, okay, po sila, sa Olongga po or sa bandang Subic. Pag po may mga, yung mga US Navy po na dumarating. So yun po yung mostly ano po nila, client, customer po nila, yung mga Navy na dumadaong po sa Subic. Yun po yung mostly nagre-rent sa mga sasakyan. Ah, so ang target market niya is mga ano tawag dito, mga yung guests, yung mga, opo, yung mga mga foreigner. Na, tourist. Galing. Tourist, yeah, correct, tourist. Opo. Okay, galing, no? Ako, no, personally, friends, no, ako, I'm learning. And I hope you guys too. Kasi, as you can see, hindi dapat tayo nag-i-stay sa isang source of income if you wanna be a happy millionaire.
No? You can be, yes, maybe you can be a millionaire, pero you wouldn't be happy. That's for sure. Lalo na, no? Kasi baso niyo, parang, yeah, possibly naman na maging millionaire ka in a one source of income, no? Lalo na, bawa, active income, pwede kang umaman eh, kasi pwede naman ganun, lalo na kung ano, bawa, a lawyer, diba? Tapos, sobrang tagal, tapos naipon ka. Pero it really takes time. Plus, you wouldn't be happy because wala kang freedom, no? Especially with time. Ang nakatakot lang dito is yung pag nasira, nawala yung isang source of income mo. Sabi nga ni Warren, di ba? Parang kailangan yung diversification. And actually, when we talk about diversification, dapat iba't iba talang sources of income, no? Hindi kasi akala kasi iba, no? Parang nag-diversify ka. Halimbawa, ang source of income mo is yung here, halimbawa, itong rental lang, no? And then, isang area lang sila, marami, sabi marami, naka-diversified naman, pero bigla nagkaroon earthquake and masama na tinamaan lahat yung pinag-upahan mo. So, nagkaroon ka ng problema. So, diversification means iba't iba yung sources dapat. Kaya nga streams yan eh, maraming streams offline. Diba? Gaya na sinabi nyo kanina, even bank, even the isang pinakamayaman na tao sa buong mundo, like Henry C. Diba? To be honest, yung kay Billionaire number one, pag pinagsama-sama mo yung ano, yung hinati-hati na yaman ng anak ni Henry C, siya pa rin mo yung pinakamayaman eh. Pero ano yung sources of income niya? Ano yung line of business niya? Hindi lang naman ano, hindi lang naman bangko, hindi lang naman SM, 'di ba? So real estate. 'Di ba? Hindi lang real estate. So he himself, talagang iba't iba yung sources of income, 'di ba? And walang imposibles doon, no. I'm not saying naman na magtayo agad tayo gaya sa rental, no, walong butas ka agad. Pwede tayong magtayo ng isa. 'Di ba? Tapos yung kikitain, pwede natin ipasok sa stocks. While we do our work, then another business. Basta kung saan ka magiging masaya. The thing is, along the way, yung journey mo, may natututunan ka dapat. Tama ba? Are you learning? Coach, may nag-message. Yes. Ako natututo ako so far, ha? Yes. Yes, sir. So good din po, yung umaman daw. Kaya lang, madami na din nagsara ngayon, di ba? Recently. Yeah. Oo, correct. Mga kasama ba dyan mga hotels? So rentals? I think no sa papasok sa passive. Kasi kung ikaw yung may-ari, 'di ba? Parang I think it's again, passive is somebody is working for you. Employment ka, no. Yes. May employee ka eh. Oh. So I think it's more on passive, no. Ayun yung actually yung pinakamasarap eh, yung more on passive na parang kung ako, parang hindi ko intindig ano sa gigising, 'di ba? So and for us to do that, kailangan magkakaroon talaga tayo ng mga opportunity, no. Kasi there's a lot of opportunity right there. So, next. Ito yung sinasabi nyo kanina, nabasa ko kanina. So, lupa. Actually, lupa alone is not passive. Why? Again, hindi kasi siya ganun kabilis eh. Unlike na parang sa business, na everyday you can earn, right? Dito, hindi. Kailangan patagalin. Kaya capital gains. No? Capital gains. Actually, pwede siya sa ang capital gains. Pwede sa stocks. No? Pwede sa stocks. Na parang pag bumili ka ngayon, kalimutan mo, and then antayin mo lumaki yung company after 10, 20, 30, saka may benta. The same way with the property. Right? Hindi naman pagkabili mo ngayon, automatic, bukas, magmamahal na eh. Unless, okay, hindi ko sinabi na pag bumili ako ngayon ng lupa, bukas magmamahal na. Unless, papasok mo siya sa, saan papasok? Pwede siyang ma-improve. Yung capital gain, pwede mong ilagay sa ibang income. Anong type of income? Nabanggit ko po kanina. Hello, kung nakikinig po kayo. Rental, yeah. Tatayuan muna ng ano yun. Tatayuan muna ng ano, na ibang ano, para maiparent. Pwede rin iparent, kasi tatayuan na yun. Di ba? Building or whatsoever, may tatayo mo. O papalagyan mo na ng baka. Pwede rin, no? Pwede rin rental, good. How about the others? Meron dyan, yung pang sagot. Paano papasok sa ibang income yung lupa? Kasi pwede siya sa capital gain kung may iwan sangla. How about the others? Saan papasok? So, pa-negative yun eh. Pag sinanlangon, hindi ka na-income nun eh. Pa-ano ka eh. Pa-negative, pa-backward ka na nun. Saan papasok? Memorial. Pili kayo sa anim na apito na ano na sources of income. Nandun lang po yun. Saan kaya dun? Ang galing ni isa, ni since magot ng rental, ang galing nun. Profit! Ang galing! Profit income. Thank you, Rhea. Nakikinig talaga si Rhea. Ano yung ibig ng profit? Di ba, pag sinayang profit income, you buy certain product and then you sell it on a higher price. Tama? The same way, ganun din sa lupa.
di ba? Hindi naman tataas agad ang ano niyan, hindi magtataas ang value. Pero ito yung key, para tumaas, di ba? Pwedeng binili mo ng madumi, ngayon linisin mo, bakuran mo, chances are pag binenta mo, mas magaling ka magbenta o mas magaling ka magsalita. That's profit income. Magaling ka mapag-negotiation na mabawa 1,000 per square meter, nakuha mo ng 900, tapos ibinenta mo ng 1,500 o 1,200. That's profit income. Ang galing din nung sinabi kanina, I forgot, sino ba yun? Si Min ba yun? Rental, si Mitch. No? Rental, leasing, rental income. So yun doon pa, pwede mong gamitin sa iba't ibang bagay. Sa mga iba't ibang sources of income. Capital gains naman is when it increase its value. Tama? When it's increased the value. Pwede rin active. How? Paano naman pag-active? Okay, sige nga. Ang galing, ha? Natutuwa ko. I'm learning. Naisip ko lang, manager, pag ginamit mo yung binili mong lupa, pang, alimbawa, magpa-farming ka, o, oh, diba? Yeah, correct. Nag-spend ka ng time. So, active na siya. Correct. Ang galing. Kasi nag-farm ka. Tapos, ibibenta mo yung mga harvest. Yep. Okay, correct. Thank you for that. No, kahit ako, even me, natututo ako. So that's how you think, no? Dapat ganun tayo. Hindi dapat tayong magstay lang sa kung anong meron tayo. Right now, no, natutuwa ako because we think outside the box. No, yung typical na, well, pag nakita ng lupa, ano chances gagawin mo? Di ba, pwedeng bakuran mo lang o paupahan nga lang. Pero look at that, the house and lot. Yung rental, correct. Pero nakita nyo ngayon, if you guys now are conscious enough dun sa streams of income, ang dami mo palang pwedeng gawin. Tama ba? Can you type yes kung agree kayo sinasabi ko? Kasi even me, ang galing, no? Parang akala mo, pag bibili akong lupa, ibebenta ko lang pag nagmahal. Pero hindi pwede, ang dami palang pwedeng gawin. Kagaya ng farming, active. Di ba? Pwedeng rental. Ang dami, pwedeng profit. Ibenta mo yung portion of it. So, ang galing. I'm learning. Okay? So that is the 8 sources or streams of income. Right now, friends, my question is how many sources or streams of income ang meron na po kayo? How many sources or streams of income ang meron na po kayo? Meron akong active. Okay, how many of them? Meron akong yung sa dividends. Meron ako. Okay, can you use the chat that can you use guys the chat box button? Ilan na po ang sources of streams of income? Don't worry, hindi na po tayo ang nagpaparamihan. Ang maganda, we are conscious where we are. Tama ba? Alam natin nasaan na tayo and our goal is really to have as many as we can. Okay, kailangan magtulungan po tayo. That's the purpose of the community, no? Kailangan dumami po yung ating sources of income. Yeah, thank you. For Joseph is 3. For Ramil is 3. Diane is 3. Rhea has 4. Very good. How about the others? Ang galing, no? Parang akala natin ang sources of income lang. Isa, dalawa. Akala natin dalawa active at passive lang. Yung pala, ang dami-dami pala. No? 3, good. Active from teaching and from editing thesis. Nice. Thank you for that. Profit from boutique. Ang galing. So, kita nyo, no? Nakikita nyo, iba't iba pa rin source of income. I hope you guys are learning. Kasi even me, na nagtuturo ngayon, ako natututo sa inyo, eh. No? 3 for real me. How about the others? I wanna hear from you guys. Ilan sources of income. Now, my question is, gusto nyo bang madagdagan yung sources of streams of income na meron na kayo? I wanna hear from you guys. Gusto ko malaman. Kung gusto nyo, type yes. Okay? Can you type yes? Yes. Kung gusto nyo madagdagan yung sources or streams of income ninyo. Without puhunan. Alright? Gusto niyo po ba madagdagan yan? Okay? Paano? Possibly ba yun? Madagdagan yung sources of income. Number one thing no, na you need to do is to make sure meron kayong proof na umaten po kayo kasi hindi ko po kayo may isa-isa. Right now, we are 26. Okay? I wanna make sure, please make sure guys na meron kayong proof na umaten kayo nito. So maybe you can do some screenshots, no? Nakita ko yung pangalan ninyo. Kasi I will give you a ano yan? Love income. Ano kaya yung love income? Pero parang pangsyam. O tayo yung author nitong pangsyam na income, ha? Love income. Kanina sinabi ni isang attendee natin, isasanla daw yung puso. O, don't worry, hindi nyo kaya isanla yung puso.
Okay, ano kaya yung love income na yan? For single ba yan? Ang galing ng tanong. For single ba yan? Don't worry. Either if you are a single, married, complicated, divorce, or whatsoever, regardless kung ano ang situation nyo sa relasyon nyo, it doesn't matter. No, and later, didiscuss ko, ano ba yung love income na yan? Pwede ba ako dyan? Lahat pwede. Don't worry. Lahat po pwede. Don't worry. Hindi, wala kang ilalabas na puhunan. Okay? All you have to do is to love. Ano magmamahal? Magmamahal lang ako. Kikita na ako. Taganun ba? Anyone? Do you have any idea paano kikita dito sa love income na ito based sa photo? Any idea? Friends, no, again, please make sure na meron po kayong proof na umattend kayo dito. Okay? And please comment dun sa Dream Big Community, dun sa I Want That. Please make sure mandun kayo and nakatin kayo dito so that I give you the exclusive code. I give you the exclusive code. And when I'm talking about exclusive code, para sa inyo lang po ito. Okay? Para sa inyo lang po ito. At kikita kayo if somebody uses that code. How was it? Paano ba yun? Ang binakita ko na helping others. Yeah, very good. That is the type of income na gusto kong i-share sa inyo. All you have to do is to help others, inform them through what? My ebook. I created my ebook just last week. The reason kung bakit hindi po ako na-attend last Friday, I am sorry to all of you. Last August 7 is my birthday. And the reason kung bakit po hindi ako, ang the reason bakit hindi po tayo napag-session last Friday is I made my first, very first ebook and I call it Empleyado to Millionario. Ang susi mo sa pag-asenso. With this ebook, I've shared my story, I've shared my strategies, my practical tips, no, on how I can be a millionaire. And sinare ko din po dito ano-ano yung sources of income na meron na ako at dapat meron kayo for you guys to become a millionaire. Paano kayo magkakaroon ng income? Napakasimple lang po nito. Gaya na nakalagay dito, you need to read, share, and earn. Ulitin ko ha, you must have read to share and earn. Don't worry. Baka sabihin nyo, kailangan ko bumili agad ng book. No need. Walang problema, but all you have to do is to share it to others. You can post it on your Facebook account. Maybe bigay po ako sa inyo yung link, no? You can post it sa inyong Facebook account, send messages, and ituturuan ko rin po kayo kung paano nyo ibebenta yung ebook. Don't worry. That's the only effort that you will do. Just post it on your Facebook account and you will earn 100 pesos per book. Okay, yeah. Maybe 100 pesos is not too big, pero again, my friend, the worth of this book or ebook is worth 500 pesos. Okay, 500 pesos. And since you guys are here, again, kagaya sinabi ko nga sa inyo, no, bigyan nyo ako ng proof na kayo pa'y umaten. Kung gusto nyo mag-avail ng book, it's only 400 for you. Pero you can sell it at worth 500 pesos. Okay? Pero hindi nyo kailangan i-send yung link nyo. Ang kailangan natin, i-send ko po sa inyo yung link. Okay? Merong part po doon na paglagay nila ng details nila, na full name, birthday, and code. Bibigay ko po sa inyo yung code. And kailangan, pag nag-post kayo, ilagay nyo sa caption nyo kung ano yung code na kailangan nilang ilagay. At pag nilagay nila yung code na yon, makikita ko po sa system namin yon, and I will give you 100 pesos per ebook. Imagine if you guys have sold 100 books. Okay? That's how many? That's 10,000 extra income for you. Is it good for you as other source of income? Again, no, I know you guys are into Facebook. Diba? Wala kayong puhunan dito. Ang maganda dito, nakapag-share pa kayo, natuto kayo, natuto yung mga kasamahan nyo. And you guys earn 100 pesos per ebook. Okay ba sa inyo? Excited ba kayo doon? Parang, ay, ang late lang pala. 100 pesos lang pala. Okay ba sa inyo yun? All you have to naman. Do again, di ba? Wala kayong pinuhunan dito. No? Ang gagawin nyo lang is really to share the book. Pero for you guys to have an exclusive code, again, for you guys to have an exclusive code, you must send to sa Dream Big Community po, no, yung proof na umattend kayo. Right after this meeting, ipo-post ko po yung pag-usapan natin, share your key takeaway
your key takeaway sa session natin na ito and post your proof na maka-attend po kayo dito. Okay, naka-attend kayo. Kasi hindi ko po lahat ibibigay sa buong Dream Big community. Ang gusto ko, yung somebody na nag-effort, kagaya ng ginawa nyo ngayon. Kasi, guys, di ba, pwede naman kayo natulog na lang ngayon. Pwede naman kayo nagpahinga na lang ngayon. Pwede kayo nanood ng Netflix. Pwede kayo mag-Facebook. Pwede kayo mag-YouTube or whatsoever. But, nag-exert po kayo ng effort to attend and to learn. So, with this, I give you this e-book and give you an opportunity to share. Okay? So, any questions, friends? Hello? Any question? Or anything you wanna say? Hello? Sino manager, yun? Manager? Yes. A question. Ipopost ko po yung mechanics naman, no? Yes, correct. Ipopost ko na yung mechanics. Actually, isesend ko po. Ipopost ko rin. Sorry, ano yun? Ipopost ko rin po, no? Silent ko lang muna kayo lahat. Mute ko lang yan. Ipopost ko po no, sa Dream Big Community yung pong step by step. Okay? Pero not the link. Okay? Not the link. O pwede ko send yung link, pero yung code po is i-PM ko sa inyo personally. Okay po, kasi po hindi ko po mabibigyan nga lahat kasi magiging discounted price eh. The normal market price is 500 pesos. Okay? So pag ibinenta nyo po sa ibang iba o nag-post po kayo, ang isesend ko pong bibigay ko sa inyo is link na kung saan mag-i-input yung customer. Okay? Pero not the PDF file. Kasi mamaya ibenta nyo na sarili po ninyo yung book, ha? So bawal po yan, ha? Baka ma-copyrighted po yung book, ha? Baka mamaya ang gawin nyo kasi, nasendan ko kayo ng e-book, tapos ang gawin nyo, ibenta nyo na sarili nyo. So copyrighted po yan, ha? So please make sure lang, ang magamit is, gamitin nyo po sa yung link na ipapadala ko, the landing page wherein makapag-collect po tayo ng data ng customer and then nakalagay po yun sa baba yung code nyo. Okay, ilalagay nyo yung code nyo. Alright? So, yun po. Regarding sa eBay, yung book, no, in any website na ano, hindi po. Kasi, mas, yun, very good question. Kasi through that, magkakaroon sila ng royalty income pa. Okay, so through that, magkikita sila doon sa certain sa book na ibibigay ko. So instead na sa akin nalang ako ibigay, halimbawa, 500 pesos, instead na sa akin nalang ako ibigay 100, what I did is gusto ko ibigay sa inyo. Okay, kasi ganun lang din po yung gagawin nila eh, mga market po yan. Diba? So bakit ko mabibigay doon sa malaking kumpanya na? Eh bakit hindi na lang kayong tulungan ko para at least kayo kumita at least 100 pesos per head? Aya? Diba wala, po, wala po kayong ano dito, wala kayong pinuhunan. All you have to do is to market the e-book, share kung ano yung pinaka nagustuhan nyo sa book. So, ako personally po, no, yun mo po yung gift ko sa inyo, you will buy it at a discounted price at 400 pesos. So that, when you sell sa mga kilala nyo o inform nyo sa iba, when you post it, talaga totoo na may natutunan kayo. And for sure, may makukuha po kayo talaga dito. Kasi, yung buong experience ko mula sa simula kung paano ako natatawa tuloy ako kung paano ako nagsimula na magbenta ng pabango, ano ba yung pinagsimulan ko, paano ako na-build yung ganitong mindset, ano yung mindset na kailangan meron kayo for you to become a millionaire. No? Kasi it's useless po, no? Na kahit anong source of income na meron kayo kung wala kayong enough right mindset, it's gonna be useless. Okay? So, yun. Any question, friends? I wanna hear some questions and feedback regarding this. Are you guys excited? Yes, very excited daw. Nawala yata si coach. Nawala yata yung connection. Okay. Nagbabasa ako ng chat kung excited talaga kayo at gusto niyo gusto niyo ibenta yung produkto. No? Coach, yung nandiyan daw si DJ. DJ? Ah, wala. Oo, nandiyan. No? Pakita ko dyan yung tsura ni DJ noon bago siya mag-artista. Okay, sige. Very exciting lalo yan. Correct. Ayan. So, yan guys. Any question? Do you have any questions so far? Especially on how to market this ebook. It's again, it's only 500 pesos. And then every time na maglalagay sila ng details nila and then your code, your exclusive code,
Okay, so actually pwede mo naman ipamigay yung code mo para mas marami magbenta para sa iyo, di ba? So again, parang profit income, yung profit sharing. Bigyan mo ba ng 50 o whatsoever, it's up to you na kung paano mo gagawin. And then bigay mo yung code mo sa iba. Oh, share mo tong gitong ebook, then paggamit mo tong code ko. Para at least kasi po pagdating sa akin sa system na natin, no? Sa system namin, ang makikita ko na lang po doon kung paano niya nalaman yun is yung code ninyo. Okay, so yung code pin niyo, yun yung magiging magti-trigger sa akin na oh, galing to kay Coach JB, galing ito kay April, galing ito kay Mitch, galing to kay Abby, something like that. Yeah, pwede naman sa email marketing kasi ang when it comes to email marketing nga lang, maraming sunod-sunod siya. But it's up to you how to market. Actually, ituturo ko din po ito, no, all about internet marketing sa next topic natin, internet marketing, para at least makatulong sa inyo on how to sell this kind of product na online product. Na, ang kagandahan lang po dito is hindi lang siya profit, no? Kaya actually iniisa ko, saan pa siya papasok? Can you guys help me? Kasi hindi siya pwede siya profit kasi hindi mo siya bibilin sa akin, eh. Di ba? Sa ganyan sabi ko, kung ayaw mo nung book na worth 500, it doesn't matter. Bibigyan pa rin kita ng code basta magpakita ka sa akin ng proof na umatend ka dito. Hindi mo kailangan bumili ng book. Linawin ko, ha? Ayaw mo bumili ng book, kung feeling mo yung 500 is ikahihirap mo, walang problema sa akin yan. Dahil lang gusto ko lang kumita ka ng 100 per ebook. So, pagkabigay ko sa inyo ng code, hindi ka bumili, so it's not profit. Tama? Wala ka nang binili sa akin, eh. Wala ka nilabas sa puhunan. Bibigay ko pa rin sa inyo yung code mo. And then, if somebody is interested dun sa pinost mo, you will have 100 pesos per product. So, wala ka nilabas sa puhunan, basically. Tama? So, hindi natin siya pwede sabihin, hindi natin siya pwede sabihin na profit income. Diba? Maybe, pwedeng active income kasi you exchange your time, if I may say. Diba? You exchange your time. Pero maganda naman nun, posting is around what? Like what? 5 minutes siguro isang post. Diba? Ang gawin mo dyan. Ako, nakikita ko po technique dyan, no? Na you share it sa group. Sa lahat ng mga employees. Actually, mga co-employees ninyo. So that's the real market talaga, no? Mga empleyado. No, share it sa mga co-employees sa group chat na meron kayo. And then, yeah, that's it. Okay? So, yun. Any question? It's up to you. Regarding this, again, nabi ko, it's all up to you. You just give your code. Halimbawa, your code is RMP11. O, kasi lalayo-layoan ko po kasi mamaya magkamali ng time, di ba? So, ang code mo is RMP11. Sabihin mo na, yung ganda tong ebook na to. It's all up to you how to market this. And then use this code para at least maka-purchase kayo as soon as possible, as early as possible. Then the moment I've seen the code, no, the moment I've seen the code, I will send it to you. Okay? Automatic po, ibibigay ko po sa inyo yung cut nyo na 100 pesos. Okay, how about the others? Any questions? Hello? All right. Kung wala na po kayong tanong, we will end this session here, no? And I will send again the link of the details and your code upon sending or commenting yung proof na umattend po kayo tonight. Okay? So again, magpo-post po ako today and please comment kung ano yung key takeaway po ninyo, greatest key takeaway ninyo, and comment doon your key takeaway and the proof na umattend po kayo sa session na ito so that I can give you your code up until tomorrow. Okay? So with that, friends, thank you again. And I hope I give value to you and I give you another opportunity and source of income. I love income. Thank you, guys. Good night. Thank you, Manager. Thank you, Manager Roy.